Dito sa ating camera, kung mapansin nyo, meron lang siyang 12 megapixel full HD lens. Okay? So, dito naman is yung power button niya at saka yung mode button. Dito naman sa pinakamaliit na circle, dyan yung makikita yung light indicator kung anong mode yung isiset nyo sa pag-capture ng video o picture. So, dito yung lanyard hole. Then, dito naman is yung ipa-plug-in mo yung micro SD, then dito yung USB mini port. Then sa taas ng USB port is yung reset button kung gusto mo siyang i-reset. Okay, so bago tayo mag-record, make sure muna natin na meron tayong i-insert na micro SD. Hanggang 32GB yung kanyang memory na kayang i-record. So kukunin natin yung memory card dito sa cellphone ko kasi pwede naman. So meron akong 8GB na memory card. Okay. So insert natin siya. Okay, sa pag-charge naman, okay lang kahit ang gamitin nyo is yung sa charger ng cellphone kasi 5 voltage lang yung kaya niya. So, natin yan. So, dito sa charging port, i-connect mo lang yan. Pagka-connect mo, makikita mo dyan, blue, then, ayan, magbablink na yung red. So, charging na yan siya. Nag-charge na siya, pwede mo siyang gamitin na nagre-record habang nag-charge. Okay, so ilalagay na natin yung micro SD. So, makakapag-record ka lang kapag meron siyang micro SD kasi doon mo siya masisave yung mga files na nire-record mo. So, makikita nyo dyan yung M at saka yung switch button. So, sa pag-on naman ito, isto lang press mo lang siya. Long press na mga 3 seconds, then ayan, magpapapak na yung blue. Ayan yung blue is naka-standby mode lang siya. So, ilagay natin siya, so press natin yung mode button. So, para makita nyo. Ito yung sa mode button at saka ito yung sa switch. So, dahil naka-on na yan, pero wala pang nare-record kasi naka-standby mode pa siya. So, sa mode, i-press mo lang yung mode ng isang beses. So, kapag napapansin nyo, red and blue yan magkasama. Pag red and blue is 1080 megapixel yung kayang i-record niya sa video. Red and blue, 1080 megapixel. So, mode ulit. So, ito namang red button naman to para to sa pag-capture ng picture. Mag-shot ka. So, red yan. Then, pag blue naman is mga nasa 720 megapixel lang yan sa video. Okay, video. Then, so itatry natin mag-video. So, dahil naka-standby mode yan, so ito yung mode, ito yung power. Okay? So, dahil naka-standby yan ng blue, so press mo lang itong power ng 3 seconds. So, nag-blink siya ng 3 times at namatay na yung ilaw niya. So, pag namatay na yung ilaw niya, is nag-start na siyang mag-record. Okay, so, start na siya mag-record. 720 megapixel. Okay. Then, kapag papatayin mo na, i-press mo lang ng isang beses yung sa power. Okay, so, nag-stop na yung recording niya. So, kapag mapapalit naman tayo, mode lang uli. Oh, ayan, napalitan na natin yung mode ng, ayan, red and blue na siya. Mix na siya. So, ito is 1080 megapixel na yan. Pero hindi pa siya nagre-record. So, press uli natin itong power. Press mo lang yan. Isang beses lang. Okay, so nag-blink siya ng 3 beses. It means nag-start na siya mag-record. Okay, 1080 megapixel. Nagre-record na siya. Okay. So, i-stop na natin. Stop. Okay, so nag-stop na siya. So, ang next naman is magka-capture tayo ng picture. Okay, so ito yung mode, ito yung power. Okay, so pipindutin natin yung mode. Okay, so sa picture naman tayo is naka-red na yan. So, ipipress lang natin itong, ito. So, tatry natin isang beses. So, magpipicture tayo. Ito, pipicturean natin yan. Pakita ko sa inyo. Wait lang. So, pipicture natin ito. Ayan. Oh, ayun. So, isang shot na yun. Try pa natin. Okay, so nag-shot na siya. Okay, so sa night vision tayo ngayon. Standby mode. So, ipunta natin siya sa red. Long press mo lang tong power. 1, 2, 3. Okay, so nakita niya nag-on na siya. Nakita niya yung Blu-ray. So, hindi pa siya nag-i-start. So, press lang natin tong power button. Pero, isasara muna natin yung pinto. So, capture. Okay, nag-picture na siya. So, okay, picture na natin yung camera.
Okay, so, nag-picture tayo ng tatlong beses. Okay, so picture na siya. Ganito yung itsura ng night vision picture niya. So, pupunta naman tayo sa pag-video. So, punta tayo sa mode. I-press mo lang yung mode. Ayan, sa blue. Then, ilong press mo lang. Okay, so since naka-on na siya, kahit hindi mo na ilong press itong pinaka power button, i-press mo lang siya isang beses para mag-on. So, hindi pa ito naka-on. Kasi naka... Meron pa siyang light. So, pipindutin natin yung power button. Okay, so nag-start na siya mag-record ngayon. Kasi nag-blink na siya ng 3 times. So, maganda to gamitin kasi kahit nagre-record siya, hindi mo papansin na may nagre-record sa'yo kasi nakapatay yung ilaw niya. Okay, so nagre-record pa rin tayo ngayon. At ito yung quality audio niya sa pag-night vision. Okay. So, i-off na natin. Okay, so naka-off na siya. 720 megapixel yung kinapture natin. So, punta naman tayo sa 1080. Red and blue siya. Okay, night mode. Okay, so press lang natin yung button, power button. Okay, so nag-start na siya mag-record ngayon. Night vision, 1080 megapixel yung kinakapture ko ngayon sa night vision. So, ganito rin yung quality ng audio niya. Mapansin nyo, naka-on pa rin yan. So, nag-record pa rin tayo. Okay, so kapag iti-turn off na natin, dito lang sa power button, press mo lang yan. Okay, so nakapatay na. Pagpapatay mo naman yung night vision mode, okay, gusto mo na siyang patayin kasi gusto mo na siyang gamitin sa daylight. Okay, so press mo lang itong power button na mga 3 seconds. 1, 2, 3. Okay, so namatay na siya at standby mode na siya. Okay, sa pag-connect naman itong camera sa laptop natin. So, ikakabit natin to sa pinaka-charging port niya. Okay, tapos dahil dalawa to, ang gagamitin natin is yung USB. So, ikakabit natin siya dyan. Ang gawin naman natin is, wait lang, itaas lang natin to. Okay, so dito sa laptop nyo, wala kang ibang gagawin. Open nyo lang yung camera. Camera. Okay, camera. So, ayan. Then, mapansin nyo, yung camera ng laptop, yan yung una nyo mapapansin dyan. So, ang gagawin nyo, dito sa pinakataas, wait lang. Okay. I-flip nyo lang yung camera. So, since naka-connect siya sa built-in camera ng laptop natin. So, dito sa pinaka, napapansin nyo tong flip. Ayan, i-click nyo lang yan. Okay, i-click nyo yan. Then, ma-flip na kayo dito sa pinaka, ayan, sa camera ng ating nire-review ngayon. Ako dahil hindi updated yung time and date niya, babaguhin natin. So, pagka-insert nyo na microSD sa laptop nyo, punta lang kayo sa card. Okay, so pinaka-card, hanapin nyo yung time, text document, okay? So, click nyo lang yan. So, itong Y, papalitan natin siya ng caps lock N. Okay, so, napalitan natin siya. Then, isave muna natin. Save natin yan. And then, okay na siya.